Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Once more, we ask the Lord for the gift of healing, especially through St. Martin Parish. Coming to us, God's Father, we confess and ask the Lord for pardon instead. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, and what I feel to you, through my fault, in this world. Therefore, I ask blessing of the ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Father, we call our Lord with charity and praise not only for living brothers and sisters, but also the very animals of the peace. We hail you and mourn you, splendid example of charity, listening to the prayers of the living brothers and sisters. And may we take in your virtues and be content and in the state in which God has placed us. And carrying with strength and courage our cross, and we follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, by your shining example in Christian detachment from worldly and material pleasures, that make you nearer to what is supernatural and divine. Grace and pardon, repenting from people in Christ, pray for me in God's grace. By your practice of strict poverty, so that your holiness and intimate friendship with God, live glorious and pardon, trust in heart and spirit. O Lord, you have given to the world a glorious and possible divinity. Saint Martin before us, guide us by his example and stand in us, who is in possession of every to conform our hearts in the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Saint Martin before us, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. You need your heart and our ask for him with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us for the peace in heaven. When you are in the earth, respectful by loving God and your neighbor, now that you live in the presence of God, intercede for us and make a divine decision to give us heart of soul and body. Steer all your power, O Lord, and come to our help with mighty strength. That what your sins impede the grace of your mercy may hasten. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. On that day, they will sing this song in the land of Judah. A strong city have we. He sets up walls and ramparts to protect us. He sets up and opens up the gates to them in a nation that is just, one that keeps faith. A nation of clear purpose, you keep in peace for its trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord is an eternal rock. He humbles those in high places, and the lofty city he brings down. He tumbles it to the ground, levels it with the dust. It is trampled underfoot by the needy, by the footsteps of the poor. The word of the Lord. Thanks be to God.
Jesus said to his disciples, "None of those who cry out, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father in heaven. Anyone who hears my words and puts them into practice is like the wise man who built his house on rock. When the rainy season set in, the torrents came, the winds blow and buffeted his house. It did not collapse. It has been solidly set on ground. Anyone who hears my words but does put them into practice is like a foolish man who built his house on sandy ground. The rains fell, the torrents came, the winds blow and dash against his house. It collapsed under all this and was completely ruined." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa bato at sa pabuhayin na lugar. Siguro po ay sa aming pong pagpunta sa Awalilan, iba ang buhangin doon sa lugar na yun. Napakapino. Siguro sa atin dito, parang alikabok. Ganong kapino yung buhangin doon. Hindi yung patulad natin sa buhangin natin dito. Yung buhangin namin dito na, yung buhangin doon,
ay parang buhangin po ng pinaturbo. Ganun yung kanilang buhangin. Kaya baka nag-iisipin nyo, hindi naman paano kapag buhangin kasi medyo mabibigat ninyo. Kung tawagin po natin yung buhangin na makikita natin, yung ginagamit natin dito sa Pilipinas, yung buhangin po kayo po nakapunta na sa buhangin ng pagbubot. Sino nakapunta na sa pagbubot? Wala pa. Yun, sa pagbubot. Sa Pinong buhangin po, no? Sa Boracay, sino nakapunta sa inyo sa Boracay? Makapunta. Magpino rin yung buhangin sa Boracay. Doon o, mas papino. Napakapino. Para po, sabi nga ay yung buhangin na nakita ninyo na pumutok ang Mount Pinatubo. Ganon yung buhangin. Kaya kung ganon yung buhangin na sinasabi kung saan na pala nakasulatan. Kasi kung lugar ngayon, yung Israel, kung makikita po natin, di talaga makikita natin ang talaga kapag yun ang buhangin mo ay kapag talaga nagkaroon ng tubig, ay talaga madadala. Yung buhangin natin dito, madadala ng konti. Pero kung maraming ko na hindi masamasa madadala, pero yung buhangin na katulad ko na ipinamanig ko rito, na ang ating Panginoon sumunod sa ngayon ko sa Panginoon ni San Mateo, ay talaga totoo yung sinabi nito. The wind blows and lasts against this house. Hindi po yung bahay ang masisira o yung matatagayan yun, ang buhangin. Ang buhangin ang matatagay. It collapsed under the office and was completely ruin. Talagang mawawala yung bahay. Gawa ng buhangin. Sabagat yun ang mawawala, hindi po yung bahay. Ngunit dahil yung buhangin ang patatakay ng agos ng tubig at ng hangin, ang bahay mo ang mawawasan. Kaya pagkalimutan ang mga bahay mo ay talagang ang lugar na yun ay talagang kasi mountainous so ano? Mountainous yung area na yun. Kahit na po ang Jerusalem ay nasa mountain. Bahagi yun ako saan ay yun yung kanilang makikita po natin. Kaya yung pagkain na pinapahay ng buong ni Kapalwede, dapat ang tayo ay nakatayo sa patuhan ang ating tahanan. At sa ating patuhan na yun ay yung sumuk, nakikinig at ginagawa yung salita ng Diyos. Anyone who hears my word and puts them into practice is like a wise man who built his house on rock. Kaya ito yung malaking hawak na ipinamamanig sa amin ang buong ikapapit. Dalawa, nakikinig at isinasabuhay. Nakikinig at isinasabuhay. Kinakailangan magkasama. Kasi bahagi yung pagkilos na kung saan ay talagang tayo ay patuloy ng tubayan ng ating Diyos. Napakahalaga po yung pakikinig at isinasabuhay. Para maunawaan natin na yung pagkilos na ipahigit sila sa ngayon sa turo ng ating Panginoong Jesus Cristo. At sa pagtahan po namin sa daigdig na ito, makikita po natin na alay na may mga bagay na madaling pakinggan, may mga bagay na mahirap pakinggan.
May mga bagay na mahirap sa buhay at may mga bagay na madaling sa buhay. Yun ang nararanasan ng bawat tao, depende sa katatayuan ng bawat isa. Pero sana po ay sama-sama natin, kaya nga po napakaganda rin ang pagkilos na ipinamamanong sa atin ang buong likapan. Lalong-lalo na ngayon yung hapon, para po sa taon na ito, 2016 to 2017, ngayon po ay Year of the Parish. Hindi po natin napapalitan, no? Kasi wala kang gagawa kung nandiyan tayo na Pilipino family. Missionary disciples at the Holy Eucharist. 2016 po yan. Tsaka Merciful Life the Father. Papalitan na po natin yan ang Year of the Parish. Na hamon ang Year of the Parish ay Building Communities. Yun yung malaking hamon na ipinamamanay ko sa atin. Nalit, bumungo tayo ng mga komunidad. Komunidad, community. Maaari siguro kung tayo nagsisipa. Ayan, tayo nagsisipa. Pero may tuturin ba natin na tayo ay komunidad? Tayo ba ay komunidad? Kaya hindi lamang po siguro sa liturgical rite. Siguro, yung komunidad, dalawa, common at saka unit or unity. One unit. Kapag sinabi mo na may unity ka, kasi you act as one unit. Common, pare-pareho. So, yun yung community. Yung combination ng dalawang salita. Pero yung ibig sabihin ay meron pa tayong commonality. Hindi naman siguro sana po sa right ng pagdiriwang ng misa. Hindi lamang siguro sana po sa abahagi po ng panalangin namin para sa mga may sakit. Pero sana po yung maramdaman natin yung aspeto ng belonging noise, kabilang. Tayo ay kabilang. Ito yun po yung isang hamon na kung saan ang nakikita natin na ipinamamahal ni Jesus. Kaya yung turo ni Jesus sa pagbuo din ng kanyang labing daniwalang malaga ay para higit na maranasan ng tao yung mga bagay na ito. Isang komunidad, isang samahan na sama-samang kumikilos at tumutugon sa amin na pinamamanig sa atin ang aming Panginoong Heso Kristo. At yun po yung panalangin natin. Panalangin natin sapagkat lalong-lalo na po sa pagkilos na pinamamanig sa atin ang buong ikapan. Na higit natin na matugunan. Hindi lang po para maramdaman natin mo ito rin. We have to build up communities. Kasi po, makita po natin na ang tao sa daigdig nito, no? Ang tao at tendency ng tao ay magkahiwa-hiwalay, magkakanya-kanya. Pero sana po ay tayo lahat ay magkakaisa. Magkakaisa sa pagkilos at pagtugon, lalong-lalo po sa pagtugon natin sa ating pananampalataya. Sa pagkapahayag namin sa biyaya na ipinamanig sa atin ng aming Panginoong Jesucristo. Ano ba yung kanyang tinuturo? Tinuturo na may pamanig din natin sa bawat isa na ano yung maramdaman natin yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At may paramdam din natin yung pagmamahal na ito sa iba. Na pwede mong gawin hindi lamang dahil ito ay asawa mo, hindi lamang ito sapagkat anak mo, nanay mo, tatay mo, hindi lamang sapagkat ito ay kaibigan mo. Ngunit ka rin, ay, kasi
kabilang ng parokya nito. Kabilang ng parokya nito. At ito yung malaking hamon na mamapansin po natin na kinakailangan natin magtuunan ng pansin. Tayo ba tayo may tutunin na isang komunidad ng mga alagad na Jesus? Nararamdaman ba natin yung tinatawag natin community of disciples? Madaling sabihin siguro, ako ay disipulo ni Kristo. According to my own terms, sumusunod ako sa Diyos. Kung ano yung kanyang pinag-utos ko. Sa sarili ko, paglalakay, sa sarili ko, pagkilos. Pero yung masabi na ako ay komunidad, ako ay disipulo ni Kristo. Kasama ko kayo, medyo yun ang mabigyo-mabigat. Na yung aking paglakad ay kasinsabay ng inyong pagbabang. Yun ang medyo mayroong kabigatan. Kasi yung iba sabihin nila na, masabihin sa mong pumakbang. Masabihin ng iba, ito mas mababa na mong pumakbang. Ako karamdaman na pumakbang. Pero masasabi ba natin na itong mabilis, katamtaman, at saka mabakal humakbang, pwede ba tayo humakbang ng sabay-sabay? Yun ang ibig sabihin ng komunidad. Kaya, ito yung ipanalangin natin. Maramdaman natin ang ibig sabihin ng komunidad ng mga alagad ng Jesus. At yun yung nais na makamit ng pag-iisang parokya. Yun yung nais natin na makamit bilang isang parokya ni San Martin de Porres. Ng parokya nito. Maramdaman ng bawat isa na sila ay kabilang sa parokyang ito. Maramdaman natin at maiparamdam natin na kayo ay kasama at kasama mo ako. Hindi na medyo mabigat yung kasama mo ako. Yung kasama kita. Kaya ito yung awan na isa o sa mga pwede yung siguro natin na pagtunan lalo-lalo na ito rin yung mensahe na ibinibigay po sa atin para sa taon na ito, Year of the Powers. Building communities. Itulog natin ito, lalo-lalo na sa ating intensyon para po sa mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit kasama ni San Martin de Porres. Thank you.
Saint Martin, honor son of Saint Dominic. We must always remember that we are not only praying for our sick, but we pray for all the sick and for all those who take care of the sick. As Saint Martin de Porres have exemplified,
My brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come and strengthen us through this solidarity. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Redeem the suffering of all the sick. Heal person and those who are not. Lord, have mercy. Assist all those who are taken to the care of the sick. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, on whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God Almighty Father, who sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power give us and in our bodily weakness. God, our mercy, please to suffering and comfort the weakness of your servants, whom the church anointed this holy one. We ask this through Christ our Lord.
Father in heaven, through this anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. In the dejected, afford us hope. And when alone, assure us of the support of the holy people. We ask this through Christ our Lord. Sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of His holy church. Accept, we pray, O Lord, these offerings we may gather from among your gifts to us, and may want to grant us to celebrate the boldly here below. Gain for us the powers of eternal redemption. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And in your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, the Holy Father, Almighty, eternal God, for the blood of your blessed martyr, for the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother, Lord, for him, with love beyond all time, John the Baptist, Son of his family, and proclaim his presence when he came. It is by his gifts that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer, and exalted in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end, we acclaim.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the true one. Today, become for us the body and blood of God.